Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath. Yeah. Sound check. Yeah. Nag-echo ba? Sige, natural po yun. Sige po, kami po ay natutuwa na makasama po kayo sa tanghali pong ito, or maga pong ito. At katulad po ng mensahe ng awit natin pong napakinggan is, God is the best thing that happened on me and also in you. And we pray that the Lord, we experience the Lord, the presence of the Lord this morning. That's why we invite everyone to please bow down their heads for a word of prayer. Let us pray. O dakila namin Diyos, kami po ay muling nagbabalik ng papuri at pasalamat po sa inyo sa pagkakataon na kami po ay muli po ninyong inimbitahan na makasama po ninyo sa mga oras na ito upang maranasan po namin ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong presensya at nawa Panginoon sa aming pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita, ang aming pong hiling at ang aming pong dalangin na nawa ang pakikisama ng Banal Espiritu ang aming pong maranasan. Puspusin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Magsalita po kayo sa inyo pong bayan upang magawa po namin ang ninais po ninyo na dapat po namin gawin. Ang aming hiling Panginoon na nawa ay tunawin niyo po, patayin niyo po ang aming pong sarili at mabuhay po para sa inyo. Kaya sa mga oras nito Panginoon, sa aming pong pakikinig, nawa ang inyo pong pakikisama ang aming maranasan. Samahan niyo po kami, Panginoon, at imold niyo po kami sa nais mo, na nais po ninyo na dapat po namin mamold sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah. Pwede po bang ibigay po natin ang pinaka-sweetest smile sa ating pong katabi? Pinakamatamis na ngiti po natin sa ating pong katabi. Yeah, yung ating pong kalagayan po ngayon ay medyo siguro pagod na yung iba, pagod na yung mind kasi ilang oras na tayo nakikinig. At kung pag-aaralan po natin yung katawan po natin ay ang span lang po ng pakikinig ay 30 minutes. Pagkatapos nun, nakaka-boring na. Ay tayo ilang oras na tayong nagsasama-sama. Pero I do believe and we pray na sana samahan tayo ng ating Panginoon. Ang ating pong topiko sa umaga pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang pangalan ng ating Panginoon. Isang pangalan ng ating Panginoon. Ako po ay pagkatapos ko pong mag-graduate, ay ang dinidiscover ko po yung pangalan ng ating Panginoon. At yung pangalan po kasi, kapag napakinggan natin yung pangalan, magpapakilala kung sino yung taong iyon. For example po, pag narinig nyo ang pangalang Fernando po, ano pong pumapasok sa mind din nyo? Action star. Nagpapakilala kung sino siya. Pangalan pa lang yun, ha? Kapag narinig nyo ang pangalang Dolphy. Dolphy daw, Dolphy. Ha? Komedyante. Yun ang nagpapakilala kung sino yung taong iyon. Kaya sa umaga pong ito, ay ipapakilala ko po ang ating Panginoon sa kanya pong pangalan sa Hebrew. Isa lang po ito, marami pong pangalan siya na nagpapakilala kung sino siya. Kasi yung pangalan niya ay ipapakilala kung anong karakter meron siya. At yun ang kailangan po natin, mga kapatid, lalong-lalo na sa huling kapanahunan. Kung kanino tayo magdidepende, kung kanino tayo magbibigay ng ating buong buhay, ay doon sa tao na kilala natin. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako. Atin pong i-discover ang pangalan ng ating Panginoon. Basahin po natin ang ating pong K-text sa umaga pong ito, na matatagpuan po natin sa Ezekiel 48 verse 35. Ito po yung pinakahuling ang versikulo, kapitulo at versikulo sa book ng Ezekiel. Ang sabi po dito, English lang nga po yung presentation, pero tatry ko pong itagalog din. It was around about 18,000 measure. And then the name of the city from that day shall be the Lord. The Lord is there.
Diyan po sa verse na yan, makukuha po natin, kung pag-aaralan po natin ang Hebrew, makukuha po natin yung pangalan ng ating pong Panginoon na tinatawag nilang Jehovah Shama. Na ang ibig sabihin is, the Lord is there. Kung makakita po kasi natin, ang pinaka-great, habang pinag-aralan ko siya, talagang grabe. Sabi ko yung impression ng Panginoon sa akin na ang kailangan ng bayan ng ating ng bayan ng Panginoon sa kapanahunan ngayon ay yung presensya niya. Yung araw-araw ay maranasan natin siya. Na kapag tayo ay naglalakbay, kasama natin siya. 'Di ba pag pinag-aralan po natin yung ano sa panahon ng mga Israelites. Noong sila ay naglalakbay mula doon sa Egypt papuntang Promised Land, kasama nila yung Panginoon. Sa pamamagitan po ng simbol ng ano? Yeah, clouds of fire and yung clouds, yung ano? Pillar of fire at yung isa ay? Yung clouds. At noong natapos na nila yung Ark of the Covenant, ano yung presence ng ating Panginoon? Paano nila nakikita? Siya kayo na glory. At makikita po natin, kapag yung presence ng Panginoon ay nasa bayan niya, walang makatalo sa kanila. Di ba? Yung presence, di ba, yung napansin niyo yung Ark of the Covenant na wala sa kanila, anong naramdaman ng mga tao? Takot sila. Talagang hinig sila. Bakit? Yung presence ng Panginoon wala sa kanila. Kaya nung napunta doon sa isang bahay ng ano, sa isang bahay ng Israelites, yung Ark of the Covenant, yung bahay na yung pinagpala ng Panginoon. Kasi yung presence ng Panginoon, yun ang kailangan na kailangan natin. Kaya sa ating pong buhay, makikita po natin yan eh. Kung yung Panginoon ay nasa tahanan natin, ang tahanan natin iba. Kapag ang presensya ng Panginoon ay sa church na ito, iba. Noong nawala yung ano, yung nawala yung Ark of the Covenant o yung presensya ng Panginoon sa bayan ng Israelites, maliliit lang na nation ang kalaban nila, talo sila. Bakit po? Anong dahilan kung bakit nawawala yung presensya ng Panginoon? During sa time ng ano ng mga Israelites, yung kalagayan nila, parang yung serbisyo nila o yung pagpunta nila every Sabbath doon sa sanctuaryo, parang nagiging ritual na lang na pupunta sila doon, mag-o-offer, pagkatapos nun, babalik, uwi. Minsan parang ganun din naranasan natin eh. Minsan, pag Sabbath, pupunta tayo dito sa church. Pagpunta natin, makikinig tayo, haba naman ng message. Minsan nagreklamo, haba naman ng message. Ang boring speaker. Ganun. Tapos may mga comment pa tayo, sabi natin, anong klaseng speaker yan? Ang taba, ang payat, makapaling buhok, walang buhok. Ano ba yan? Ganun, minsan inisip natin na ganun. No? Puro ano, mga iniisip natin mga negative. Pag uwi natin, ayun, babalik ulit tayo doon, manunood ng movie, manunood ng drama. Ano ba yung mga sikat na ano ngayon? Yung iba't ibang mga pelikula, pinapanood natin pagkatapos na, parang yung routine lang. Yung ating, ano, yung ating pagpunta sa church is parang ritual na lang na nangyayari. Every Saturday, Adventist ako, kaya pupunta ako sa church every Saturday. Pero yung presence ng Panginoon, hindi nakikita sa atin. Ganun po yung naranasan ng ano ng mga Israelites during that time. Yung ritual, yung pagpunta nila ng sanctuary, ritual na lang. Pero yung presence ng Panginoon ay hindi maramdaman ng nation. Alam niyo ba kung bakit po tinawag ang bansa ng Israelites mula sa pag-aalipin hanggang sa Promised Land? Kasi magdadala ng liwanag 'yon. Pero ang problema, nawalan nila yung presensya ng Panginoon ay hindi nila maranasan. Kaya, during the time ng ano, itong verse po natin, during the time na nawala yung presensya ng Panginoon sa kanila, yung city ng Jerusalem ay sinira. Yung pader ay gumuho. As in, wasak. Pero
pasalamat na lang tayo mga minamahal na mga kaibigan kasi yung presensya ng Panginoon nandun pa rin sa bayan niya. O sumasama pa rin. Siya yung nag-initiate. Kaya alam niyo ba mga kapatid? Noong pagkatapos nilang gawin yung wall, yung Jerusalem, pagkatapos nilang magawa, ito po yung binanggit ni Ezekiel. Ang sabi ay, it was around about 18,000 measure, and the name of that city from that day shall be? The Lord is there. Ang pangalan na ng lugar na yon ay, dahil nawala yung presensya ng Panginoon sa bayan niyo, kaya gumuho yun eh. Noong bumalik, na't naayos, ang sabi ng ating pong propeta, na ang pangalan ng lugar na yon is, ang Panginoon ay nandoon. Ito po ay malaking katotohanan mga kaibigan. Gusto po natin maranasan ang presensya ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Hindi po natin magagawa sa ating sarili lang yon. Kasi tayo po ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay napalayo sa ating Panginoon. Pero pasalamat po tayo mga minamahal na kaibigan sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Bakit po? Anong ginawa niya? Ito po ang ginawa ng ating pong Panginoon. Ginawa niyang posible na ang Panginoon ay sumasama sa atin sa pamagitan ni Hesukristo. Siya po yung pumunta dito para lamang muli tayo may pabalik sa ating Panginoon. In the presence of Jesus Christ, Jehovah Shammah is with us. By the power of Jesus Christ, Jehovah Shammah work with us. At sa lahat ng mga naniwala at nanampalataya sa Kanya, yung presensya ng ating Panginoon ay sumasama sa atin sa pamamagitan ng ano? At nino? Noong umalis si Jesus Christ, pumunta sa heaven. The Holy Spirit, di ba? Yung presensya ng Panginoon ay sumasama sa kanyang bayan. At yun ang kailangan na kailangan natin. Bakit po? Ano po ang nagagawa kapag ang presensya ng Panginoon suma sa atin? Ano po yung kanyang nagagawa? Number one, meron lang po akong 5 bago po ako mag-end. Ito po ay nagagawa ng mga laging nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kapag ang Panginoon ay sumasama sa ating pag-aaral, sa ating bahay, sa ating church, sa ating trabaho, kahit saan tayo pumunta. Kapag kasama natin ang ating Panginoon, ito po ang mangyayari sa atin. Number one, Jehovah Shammah is with us in temptation. Ito po yung sure, yung katotohanan. Ang Panginoon sumasama sa atin. Kahit saan po tayo pumunta, sinasamahan niya tayo. Ang problema lang, hindi tayo aware. Ginawa niyo posible ito kahit dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, we need to become aware sa ating pong kalagayan. We are a Christian. At bilang isang Kristiyano, kasama natin ang Panginoon. Kahit saan tayo pumunta. Sa time na tayo po ay natetempt, natutukso, ang Panginoon ay suma sa atin. Pero minsan kasi, ang nangyayari sa atin, ano eh, sabi nga nila, takasan mo ang tukso. O takbuhan mo ang tukso. Pero minsan hindi naman tayo tumatakbo eh. Gumagapang tayo. Hoping na maabutan tayo ng tukso. Or, desire kasi natin eh, di ba? Mare manunood kayo ng ano, mare meron kayong pinapanood. Minsan talaga yung desire natin na gustong-gusto nating lumapit. Kaya, in the time of temptation, for example, ano natin ha, in a practical life natin, sa pang-araw-araw natin, sa lahat na nanonood ng television, may mga pinapanood na napakaganda. Sa secret room nila, habang nanonood kayo, tapos nag-imagine na kayo, ang Panginoon pala sa tabi nyo lang. Ano kayo maramdaman ninyo? Maraming may ginagawa na kayo something. Habang ginagawa ninyo, nagkalabit sa iyo yung Panginoon. Uy, unari lang. Ano maramdaman ninyo? Diba? Yung parang yung pakiramdam na biglang yung nasyakbar na ano, napakiramdam.
Imagine, in every temptation na ating pong naranasan, kasama natin ang ating Panginoon, not to condemn us, but to help us. Diba? Powerful. Mga minamahal na mga kapatid, kapag ang Panginoon ay sumasa atin, kasama natin araw-araw, isang napaka-powerful instrument para po tayo mapalayo sa temptation. Pero kapag tayo po humiwalay sa ating Panginoon, even a single moment ng ating buhay na napahiwalay tayo sa ating Panginoon, pumapasok agad yung kaaway eh. Pero kapag you are filled with the Holy Spirit, hindi ka magkakasala. Kasi filled ka ng Holy Spirit eh. Pero the moment na naghiwalay ka sa ating Panginoon, yari. Yari ka. Diba? Yari tayo. Kaya, sabi nga ng ating Panginoon, ang sabi niyo, Proverbs 15:3. Ang sabi niya po ay ganito, request ko po ang lahat ng mga kalalakihan na magbasa. 1, 2, 3, blow. Lahat, kahit po saan tayo pumunta, ang presensya ng at yung paningin ng ating Panginoon, tumitingin yun. Kahit nasa secret place tayo, kahit tayo ay tumatago pa habang ginagawa natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat natin gawin, ang mata ng Panginoon ay suma sa atin. Nakikita po tayo. Isa pong napagandang katotohanan ito, mga kaibigan, na hindi tayo dapat matakot sa ating Panginoon, kundi tayo po ay lumapit sa Kanya. Kasi siya yung pag-asa natin. Secondly, Jehovah Shammah is with us in our need. Kapag nangangailangan po tayo, sino pong karamihan alimitang nilalapitan natin? Ha? Yung ating nanay, o yung kaibigan. Pero in the time of our need, ang dapat pala nating lapitan ay ang ating Panginoon. Bakit po? Ito po siya sabi ni David. For thou hast made him most blessed forever, thou hast made him exceeding glad with thy countenance. Ano po yung countenance? Yung countenance, yung tinatawag nilang presence. Nakita ni David yung tunay na kasiyahan at tunay na kaligayahan, hindi doon sa possession na meron siya. Kasi lahat nasa kanya eh. Crown of gold. Bed of roses. Or bed, lahat ng kailangan niya. Pinubayad ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi niya nakita doon sa mga bagay na yon yung tunay na kasiyahan. Ilan ang asawa ni David? Si Solomon yun, 1,000. Si David, ang dami niyang asawa din. Position niya, siya yung hari. Pero masaya siya doon. Ang sabi ni Haring David, saan niya nakita yung kasayahan? Not in the temporal things of this world. Pero nakita niya ang kasayahan sa presence ng ating Panginoon. Kasi siya yung ating need. Secondly, Jehovah Shammah is with us in our loneliness. Kapag nalulungkot po tayo, ang kailangan na kailangan po natin, hindi yung boyfriend natin. Or hindi yung girlfriend natin. Hindi yung anak natin or apo natin. Bakit? Ginagamit lang kasi natin yung ating apo, yung ating anak, yung ating boyfriend o yung ating girlfriend para maging masaya tayo. We are only using them. Sabi nga nila, ay, lungkot-lungkot ko naman ngayon. Alam ko nang gagawin ko. Magbo-boyfriend na lang ako. Or mag-girlfriend na lang ako. Bakit? Kasi akala niya, yung kasiyahan, doon ang gagaling. Pero sa time ng loneliness, nakalungkutan po natin, depressed tayo, yung inyong anak ay hindi nyo alam may bakit mayroong sakit na ganito, na hindi na, wala naman sa lahi namin, bakit may sakit na ganito. Sa time na nag-break kayo ng boyfriend mo, nag-break kayo ng girlfriend mo, nagkahiwalay, windang-windang na yung inyong pamilya, ang presensya ng Panginoon ang kailangan na kailangan natin. Bakit po? Di ba napansin nyo kay asawa ni Abraham, ay kabit ni Abraham, sino po? Si Hagar.
nung si Hagar ay depressed na, pinalayas, lumayas siya kasama ng kanyang anak at halos mamatay na yung kanyang anak sa desierto. Nakasama niya. Umiiyak siya. Pero alam niyo ang good news, mga kaibigan? Ang mata ng Panginoon na hindi umalis kay Hagar. Nilapitan siya, lumapit ang Panginoon kay Hagar. The moment na tayo po ay nalulungkot, bumagsak tayo sa quizzes, bumagsak tayo sa examination, wala tayong trabaho, tayo na-depress na tayo, ang Panginoon nandoon. The Lord is there. The Lord is with us. Sa time ng sa time na tayo po ay nahihirapan sa leadership natin dito sa church, mahirap pa sundin ang mga member. Or minsan, mahirap pa sundin ang leader. kasi iba-ibang personality. Merong iba na talagang kapag kinadibati mo yan, hindi na kayo magkasundo. Pasundin mo ito, uy, meron tayong activity ngayong Sabat. Ilan ang attend? Mamaya, may AY po tayo. Ilan ang attend? Oh, matutulog na lang ako. Di ba? Ang hirap pasundin. Pero mga kaibigan, mga officials ng church na ito, ang encouragement ng ating Panginoon na time na tayo po ay nahihirapan sa ating po servisyo, ang ating Panginoon ay sumasama sa atin. Ang sabi niya po dito, and I will be with you, ang sabi ng ating Panginoon, always, kahit anong problema na naranasan natin dito sa church, mga officers ng church, huwag po kayong mag-give up. Hindi po kayo nag-iisa sa labanan. Kasama natin ang Panginoon. Sa time na tayo po ay nasa panganib, ang ating Panginoon ay sumasama sa atin. Ang sabi ng ating pong, ng isang apostle po ng ating pong Panginoon, ang sabi niya, request ko po ang lahat ng mga ladies na magbasa. 1, 2, 3, blow. My first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Continue. Let God strengthen the Lord's will with me, and strengthen me, that by me the preaching might be fully known, and that all of the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth. Si Paul, habang nagsasalita si Paul dyan, sabi niya doon, kahit walang tumayo, kasama ko. Ang Panginoon ay kasama ko. Amen? Amen. Ito po yung napakalaking kailangan po natin ngayon, na hindi tayo po magdidepende lamang doon sa kasama natin. Hindi tayo magdidepende ko sa kakayanan natin, hindi magdidepende tayo sa ating Panginoon. Siya po ang ating pong kailangan. Jehovah Shammah is with us in our sickness and death. God is our refuge and strength and a very present help in troubles. And also sinabi niya po dito, yea, though I walk through the valley of shadow and death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ito po yung isa pong message ng ating Panginoon sa umagang ito na gusto niyang iparealize sa atin. Mga kaibigan, hindi kayo nag-iisa. May kasama kayo. Yun ang ating Panginoon. Time na kayo nahirapan, time na kayo ay na-discourage, time na kayo ay masaya. Every part ng buhay mo, buhay natin, kasama natin ang ating Panginoon. Hayaan niyo pong i-illustrate ko po ito sa pamamagitan ng isa pong experience. One time, stress na ako. Maliban sa nag-work ako as a dean sa dormitory, ang dami, iba't ibang personality, iba't ibang mga klaseng tao. Ang bali, ang anak ko ngayon ay nasa, nung nakaraan is 148. Oh, wala pa akong asawa noon, 148 na yung anak ko. Araw-araw, kausapin mo yun. Tapos iba-ibang ano, iba-ibang temperature, or iba-iba yung personality nila, iba-ibang ugali, iba-iba yung pakisamahan mo. One time, stress na talaga ako. Sabi ko, Lord, gusto kong magkaroon ng kapayapaan.
Gusto ko magkaroon ng peace of mind. Ay nalaman ko, nakarinig ako ng isang message na kung kailangan mo ng ano, ng kapayapaan, pumunta ka sa may part ng may tubig. Magkakaroon ka ng kapayapaan kasi peace yun eh. Pumunta ako sa aking imagination, naglakbay yung imagination ko. Nakarating ako doon sa isang ano, sa isang ang tawag doon, yung galing sa bundok na tubig, papuntang ano, yun sa falls, pagka bumabagsak yung tubig, malakas talagang yung ano ay nag-talsik-talsik pa yung tubig. Sabi ko, hindi, parang buhay ko to araw-araw eh. Pag bumagsak yung tubig, hinahampas niya yung ano, hinahampas niya yung tubig sa gilid. Walang kapayapaan. Sabi ko, parang buhay ko to araw-araw eh. Di sinundan ko yung tubig. Bumagsak yung poles, sinundan ko yung tubig. At nung sinusundan ko yung tubig, tumigil ako sa isang part doon na medyo malakas yung agos. Sabi ko, hindi. Itong tubig nga ito, hindi naman nagbibigay ng kapayapaan to kasi hinahampas niya sa magkabila. Hindi, parang buhay ko to pa rin eh. Kasi problema doon, problema dyan, anong makain, saan makakuha ng tuition, saan makakuha ng ganito. Araw-araw, ganun. Problema sa ganun. Ang problema, hindi lang isang problema, napakaraming problema. Sabi ko, hindi ako makakuha ng ano dito, ng kapayapaan. Sinundan ko yung ano, yung batis. Habang sinusundan ko siya, dumating ako doon sa isang area na halos walang agos ng tubig. Anong tawag doon? Lake. Ano sa Tagalog ang lake? Lawa. Pagdating ko sa lawa, nakita ko siya eh. Payapa. Halos walang umaagos sa tubig. Payapa siya. Sabi ko, wow. Talaga na-relieve ako. At habang tinitingnan ko yung ano, yung lawa, simula doon sa kinatatayuan ko papunta sa pinakadulo, nakita ko doon sa ibabaw ng lawa, mayroong puno. Doon sa ibabaw ng puno, mayroong bundok. Sa taas ng bundok, mayroong ulap. Sa taas ng ulap, merong sky. Ano tawag sky? Kalawakan. Doon sa taas ng kalawakan, merong araw. Kasi palubog na yun eh. Araw. Baliktarin po natin. May araw. Sa baba ng araw, may kalawakan. Sa baba ng kalawakan, may ulap. Sa baba ng ulap, may bundok. Sa baba ng bundok, may puno. Sa baba ng puno, may tubig. May lawa. Sa baba ng lawa, may puno. Sa baba ng puno, may bundok. Sa baba ng bundok, may ulap. Sa baba ng ulap, may kalawakan. Sa babaan ng kalawakan, may araw. Nakita niyo po? Nakita niyo? Ano pong tawag doon? Reflection. Paano po nagkaroon ng reflection? Anong kalagayan ng tubig? Payapa. Mga minamahal na mga kaibigan, bilang mga Kristiyano sa mundong ito, na tinawagan ng ating Panginoon na idala ang mensahe niya. Minsan, hindi po natin nare-reflect ang ating Panginoon. Sobrang busy. Busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa pag-aaral. Ang dami, busy sa napakaraming business. At minsan, kahit sa ministry, busy-busy. At walang time para sa ating Panginoon. At minsan, parang pag tinignan tayo ng mga tao sa palibot natin, hindi makita si Kristo. Bakit? Wala tayong quality time sa Kanya. Magkakaroon lang ng reflection kapag tayo po ay naglaan ng oras sa Kanya. Sabi nga doon, by constant beholding with Him.
we will be changed into His likeness and to His image. Kaya mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ninanais ng ating Panginoon, maranasan natin yung presensya niya araw-araw. Na kahit ang mga tao, hindi pa tayo na gano'n, hindi pa tayo nangangaral, hindi pa tayo nagsasalita. Sa ating gawa, nakikita agad. O sa ating paglalakad pa lang, anak ng Panginoon yun. Kasi nakikita, nagre-reflect yung karakter ng ating Panginoon sa atin. Kaya nawa, mga minamahal na mga kaibigan, sa mga oras na ito, ipapakilala ko muli. I-remind ko po sa inyo, ang ating pong Panginoon, ang pangalan niya ay Jehovah Shammah. Na ang ibig sabihin is, the Lord is there. The Lord is with us. Sabi nga do sa iba pang word sa New Testament is Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay the Lord is with us. At mararanasan po natin yung ating Panginoon sa ating pong buhay kapag tayo po ay naglalaan ng oras para sa Kanya. Nawa, i-reflect po natin ang ating Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na pumumuhay habang tayo naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Amen.